Prostitution. Prostitution has been practiced throughout ancient and modern culture. Prostitution has been described as the oldest profession. This profession is so old, it has been written in many historical scriptures. Prostitution might be bad in the eyes of many. However, prostitution is a job that helped people in the past. The existence of brothel, a house that is made for the prostitutes, helped the development of towns in Western America. The next segment shows how prostitution helped the economy of Western America in the 1800s. Number 42! In fact, before these women arrived, Wild West towns weren't really towns at all. They were more like work camps. Welcome, y'all. That's the hole you sleep in, that's the hole you crap in, and that's the hole you die in. The men were so desperate for women, they would pay just to see a pair of women's undergarments. Oh, come on, give me a peek of those dainty little things. Oh, can you imagine? So when women came west, they saw a clear economic need. These boys are lacking something. And I think I can provide it. Their services were in such demand, many of these women made more money than the men they served. And entire towns sprung up around brothels. It was the influx of women that finally turned these barren camps into bustling towns. Not only in America, prostitution in Europe at this time is widely known. Not only poor people engage in this job, even people in the high class are involved. Many European countries has already legalized prostitution, like Germany, Greece, Netherlands, Austria, and many more. In our country, based on research, there are more than 800,000 individuals who are engaged in prostitution. And many of these occur in Olongapo, Angeles City, Legazpi City in Albay, Pasay City, and in Subic, Zambales. At the eyes of many, prostitution might be a dirty and immoral job, but some people make a living out of it. And one example of this is the single mother we interviewed. Ilang taon po kayo nung magsimula? 20. Bakit ganoon yung naging trabaho mo? Gaano ba kahirap ang buhay niyo noon? Na maaga ako nakikita. Sino po yung nag-alok o naging tulay para maging ganoon ang trabaho niyo? Saan po kayo madalas kung nagbeste? Sa Mayantok. Ngayon, medyo umarakit lang dyan sa Malati sa video. Bakit ganoon yung naging trabaho mo? Ayan nga, sa sinabi ko. Hindi ako nag-aral eh. Yan lang ang alam kong ano eh. Trabaho eh. Sino yung nag-alok o naging tulay para maging ganoon ang trabaho? Mga barkada. Yung mga nagtatrabaho din sa ganyan. Saan po kayo madalas kumubes? Unang nagtrabaho ako sa Mayantok. Ngayon, minsan-minsan sa video pupunta ako ron. Malalaking tao ba ang mga naging customers mo o ordinaryo lang? Ordinaryo lang. Nasubukan mo bang magtrabaho sa mga bars? Minsan. Magkano yung kinikita mo? Magkano po yung pinakamalaki? Minsan, pag umiinom ako ng beer, akalima ako ng ladies, ganyan. Mga siguro meron sa mga patak sa 1,000. May nagbago ba o sa estado ng buhay niyo noong ganun yung trabaho mo? Wala nga eh. Noong una mo siyang gawin, ano po ang nasa isip niyo? Para mabuhay ko yung mga anak ko dahil wala nga akong asawa. Anong nararamdaman mo habang ganun?
Nararamdaman ko mabuhay ko lang yung mga anak ko. Gagawin at gagawin ko para mapag-aral ko lang sila. May mga naririnig ka bang mga panghusga mula sa ibang tao? Wala naman. Paano mo ito tinanggap? Ano ang naging epekto nito sa'yo? Yan nga, yung para sa mga anak ko yung mga ginagawa ko. Ilang taon ganon yung trabaho mo? Meron din na mga 3 taon siguro, 4 ganyan. Bakit po kayo tumigil? Eh, malalaki ng mga bata. Kaya tinigil ako na, naganap na lang ng ibang trabaho. May mga naipundar po ba kayo after? Yung maliit na bahay. Para wag na kami mangupa. Doon po sa mga kasama nyo dati na ganun din, meron pa rin po bang natira na ganun yung trabaho? Oo naman, marami pa. Mga 10 siguro sila, ganyan. Andiyan pa rin sa video. Bale, nung ganun po yung trabaho nyo, paano po yung naging shifting or yung schedule? Gabi-gabi po or parang every gabi? Nagsisisi po ba kayo na once naging ganun yung trabaho nyo? Hindi naman, kasi nakatulong din sa mga anak ko yung ganun na ginawa ko. Bale, nung ganun po yung trabaho nyo, meron po bang parang tinatawag na peak season or yung season na kung saan minsan malakas, mahina, may mga ganun po ba? Pare-parehas lang kasi. May mahina, may malakas, ganun. Nung ganun po yung trabaho nyo, meron pa po ba kayong ibang trabaho or ganun lang talaga, nung mga panahon yun? Nag-isip ako ng ibang trabaho yun, minsan. Ipaglabada ako para pandagdag ng baon ng mga bata noon. Nung mga panahong ganun po yung trabaho niya, yun po bang kinikita niyo sa ganun? Parang kulang pa rin po ba para matustusan lahat ng pangalaman? Oo naman kasi, hindi ba, natanong niyo nga kung malakas o ano, minsan hindi o minsan maano. Kaya naghanap ako ng ibang trabaho, yun nga. Minsan nagkikipaglabada nga ako para madagdagan yung panggas ng mga anak ko. Ilan po ba yung mga anak mo? 5. Nag-aaral po ba sila? Oo, nag-aaral. 2 grade 4, isang grade 6, isang grade 7. Kung ano po, okay lang na hindi niyo sagutin to next question. Pero alam po ba nung mga anak niya na ganun dati? Oo naman, maaari hindi niya malalaman ng mga bata. Kasi alam niyo naman yung mga chismis, maaari hindi nila malalaman yung ganun na bagay. Paano nyo po yun? Minsan po ba natanong na nila sa inyo bakit ganun yun? Siyempre, sasagutin ko sila. Kaya nga naghanap buhay ako dahil wala akong pinag-aralan, yun lang ang alam ko. Para mabuhay ko lang kayo at saka mapag-aral. Bali, last question na po to since wala na po talaga pakikita. Sa ngayon po na since alam naman po natin hindi na po natin mababalik yung dati, nangyari na yung nangyari. Ano na po yung mga parang plano nyo naman na po ngayon as of now para po sa inyo, sa anak niyo? Ano na po yung mga future plans niyo? Yun na nga, tinigilan ko na nga yung pagtatrabaho ganyan. Naghanap ako ng ibang trabaho. Ayun, nagtitinda ako ng sigarilyo ngayon. Naglalakad-lakad ako nagtitinda ng sigarilyo para maiba naman yung buhay namin. Hindi na kagaya nung dati. Kaya yun na lang inano ko sa mga anak ko, yung pagtitinda ng sigarilyo. Pinagtutustos ko sa kanila. Prostitution might be dirty and immoral job, but it still helps some people to fill their economic needs. We can't judge people by their jobs, instead help them by improving the way of living in our country. Kanyang mukha'y puno ng kolorete. Sa lupa.
lugar ng ilaw ay patay sundin. Simulan natin ang istorya. Ako'y